Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay nararamdaman po ninyo na kayo po ay paborito ng kamalasan? Marami po mga pinagkukunan ng kamalasan, mga nagiging dahilan ng kamalasan mga bossing. Unang-una, sa ating pong harapan ng tahanan, sa may main door or kaya po mga bossing ko sa mga bintana o sa ating pong kwarto or maging sa ating kusina mga bossing. Ito pong aking share naman po sa inyo mga bossing ko ay napakamalas na halaman sa harapan ng ating tahanan na nagdudulot ng sumpa na para bang hindi matigil-tigil ko naman ang mga kamalasan na mga pinagdadaanan po ninyo at samo-samot ang mga problema at pagsubok mga bossing para masolusyonan po yan mga bossing. Mainam na alam nyo ang hindi po mga magandang halaman na inilalagay po sa harapan ng ating tahanan dahil ito ang maaaring nagtatawag ng kamalasan. Pero sa totoo po niya mga bossing, wala namang pumalas talaga na halaman. Nasa may tamang posisyon lang po talaga ito mga bossing. Maaaring meron po kayong halaman na maling posisyon na nasa harapan ng inyong tahanan na nagdudulot ng kamalasan. Kung naniniwala po kayo sa mga gatong mga pamamaraan, ay mainam na bagu-baguhin po natin ito mga bossing ko. At mainam po mga bossing ko na kayo po ay bibili na lamang ng mga halaman na hindi ganun, kumbaga hindi sinasabi na malas. Mas mainam yung puro swerte na mga naririnig po ninyo ang inyo pong ilalagay sa harapan ng inyong tahanan at yung mga halaman na meron na kayo, ilipat nyo na lang sa likod ng inyong pong tahanan or sa gilid ng inyong tahanan. Kung kayo pinaniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Kagandahan sa harapan ng ating tahanan na may dalang sumpang halaman na dapat po sa likod lamang or kaya sa gilid ng ating tahanan mga bossing. Unahin po muna natin mga bossing ko ang ating ilang-ilang or kaya po itong sampagita or kaya ay ang kalachuchi. Ang mga halaman na yan mga bossing or kaya ay ang rosal. Yan po mga halaman na yan mga bossing ko ay napakababango. Yan po mga bossing ko, ang bango po niyan, ang aroma po niyan ay mahiwaga. Yan po mga bossing ko, kapag nasa harapan ng inyong tahanan, negatibo po ang kanya pong nasasagap. Dahil alam nyo naman kung saan po ito inaalay or kaya po sa mga santo ito inaalay. Ito po ay paborito daw ng mga negatibong enerhiya na nagdudulot ng kamalasan or kalungkutan sa inyong pong tahanan. Kaya kung kayo daw po ay merong ganito sa harapan ng inyong tahanan, ay mainam na ilagay nyo ito sa gilid ng inyong tahanan or sa likod ng inyong tahanan dahil maaaring ito ang nagiging dahilan ng kamalasan. At ganoon din po ang mga bossing ko, ang napakatataas o naglalakihan na puno na kalalago mga bossing na nagdudulot ng nalilimliman o nakakanlungan ng inyong tahanan mga bossing. Kapag kayo po ay nakanlungan at laging malilom at hindi man lang pumapasok ang liwanag ng araw sa umaga, nagdudulot ito ng kalungkutan at kamalasan mga bossing. Minsan mapapansin nyo, ako po may nakita sa may gawing Santa Rosa, for sale po siya mga bossing at napakalaki ng puno ng mangga mga bossing sa harapan ng kanilang tahanan. Ang mangga ay may dakta mga bossing na inihahalin tulad sa luha at yan po ay maasim mga bossing. At ultimong pinakapuno po nito kapag ito'y nasugatan ay napakatindi ng dakta po nito mga bossing na sumisimbolo ng kamalasan. Kaya huwag kayong maglalagay ng malalaking puno ng ganyan, lalo na ang mga madadakta na puno na sumisimbolo ng kamalasan. Ganon din po ang mga langka mga bossing. Bagamat tunay namang napakasarap ng langka, kaya lang ito ay matini na nihahalin tulad sa napakaraming pagsubok. Ganon din po napakadami ng dakta po nito mga bossing, ultimo mga dahon. Pumitas ka, ay talaga namang maglalagpa ka ng mismong dakta po nito mga bossing na nihahalin tulad sa napakaraming problemang pagdadaanan. Tapos napakarami pantinik, ang daming pagdurusa na pagdadaanan. Kaya huwag na huwag kang maglalagay ng mga halaman o kung ikaw nagpaplano na magtanim ng halaman sa harapan ng inyong tahanan na isa sa aking mga nabanggit dahil nagdudulot ito nga ng kamalasan. Ang mga malalaking puno, na mga may dakta, mga prutas, at maging ang mga chiko. Ang chiko na kulay itim daw po ang pinakaano ay sinihahalin tulad daw po ito sa mga anak natin na magiging pasaway, na mga giging parang black sheep, mga ganyan mga bossing. At
at napakaraming dakta, marami kang mga pagsubok na pagdadaanan, maraming problema, samot-samot na problema ang pagdadaanan. Ang pine tree naman ay hindi maganda sa harapan ng inyong tahanan dahil ito ay kumapapansin ninyo ay nakadipa ang kanyang mga sanga, mga busing na inihahalin tulad sa mga problema. Bagay pasan mo ang daigdig, napakaraming problema ang darating. Kaya hindi po maganda ang katataas at kalalago na halaman, lalo na kung may dakta at tinikpo ito sa harapan po ng ating tahanan. At maging ang pine tree na nakadipa na inihahalin tulad daw po sa bagay pasan krus o maraming problema ang pagdadaanan sa buhay. Ito rin po mga bossing ko ang isa sa mga subok na napakamalas. Kung kayo po ay meron pong halaman na gumagapang sa harapan ng inyong tahanan, kagaya ng mga yellow bell or kaya po yung mga bungambilya, ganun din po ang mga halaman na sobrang dami ng tinik mga bossing ko, na bagamat magaganda ang kanilang mga bulaklak, pero ang dulot po nito ay kamalasan mga bossing. Mas mainam na ilagay niyo po ito sa gilid ng inyong tahanan kung talagang hindi ka mapipigil sa mga halaman na gumagapang sa gilid ng inyong tahanan o sa likod ng inyong tahanan, dahil ito inihahalin tulad sa paggapang paghihirap daw po yan mga bossing, lalo na kung ito ay may mga tinik din, yan po ay maraming pagdurusa, maraming problema ang pagdadaanan. Subok na po yan mga bossing. Halos karamihan sa mga nakitaan ko na may mga yellow bell, napabenta na yung bahay or kaya ang daming pagsubok nilang pinagdadaanan, at kahit gaano gawing kayod ay parang sa ulat-ula ang pagkayod mga bossing. Pero syempre okay po yung halaman na yan, basta sa gilid na lamang ng inyong tahanan at huwag po mismo sa harapan ng inyong tahanan. Yan po, marami kang mga pagdadaan ng pagsubok na talaga namang kasigaw-sigaw sa langit kapag po kayo po'y naglagay pa ng mga halaman na gumagapang sa harapan ng inyong tahanan, dahil nagdudulot nga po yan ng kamalasan. Yan po ang mga ilan mga bossing ko sa mga hindi magandang halaman sa harapan ng ating tahanan. Pero swerte rin naman po ito kung ito ay sa likod or kaya sa gilid, kasi wala naman pumalas talagang halaman. Nasa tamang posisyon lang po talaga siya mga bossing ko, na ilan sa mga nabanggit ko na subok na na maraming minalas dahil sa mga ganon na mali posisyon na nasa harapan ng kanilang tahanan. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga itong mapamamaraan at isa ka sa aking mga nabanggit, mag-isip-isip po kayo mga bossing, ilipat nyo na lang po ito kung talagang gustong gusto nyo po ang halaman na ito sa likod o sa gilid ng inyong tahanan. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga itong mapamamaraan, asya mga bossing ko, good luck po sa inyo po lahat!